ang Chinese ng resibo. Resibo? Ma, papiao. Papiao. Ah. Guys, it's Anna Strong at ngayon ay March 25. So, ibig sabihin today, lumabas na ang winning numbers ng lottery receipt draw dito sa Taiwan. So, ano ba yon? So, ito po yung sa resibo dito sa Taiwan, ano? Dahil dito sa Taiwan, may pera sa resibo. Sa resibo mo, pwede kang maging millionaire! Millionaire! So, paano ba manalo dito, no? So, ayan, i-explain natin. Dito po sa Taiwan, may dalawang common na resibo. Marami pong klase ng resibo, pero ito yung pinaka-common, no? Ito po yung mahabang ganito. Ayan, wala po siyang QR code. Then, itong ganito na may QR code na makukuha nyo sa Family Mart, sa 7-Eleven, High Life, OK Mart, McDonald's, KFC, at kung saan pa, no? Ayan, makukuha nyo rin to. So, unang-una, ano nga ba ang nasa resibo na to? So, ayan. Siyempre, hindi mawawala yung pangalan ng store kung saan mo siya binili. Ito yung parang electronic receipt certificate. Ayan, ito. Tapos ito yung year. Ayan, yung 108 and po yung year dito sa Taiwan. So, kung hindi nyo po kabisado ang year dito sa Taiwan, ano, halimbawa ito 108, kuhain nyo tong 8, dagdagan nyo ng 11, so it's 19. Ibig sabihin, 2019. No? So, halimbawa, kung 109, yung 9, dagdagan nyo ng 11, equals 20. So, ibig sabihin, 2020 na. Ayan. Tapos, makikita nyo yung month, January to February. So, ayan po ha. Ito po kasing lottery receipt draw na ito ay every 2 months. At ang winning numbers ay malalaman every 25th day of the 3rd month. Ayan. Halimbawa, ito, January to February. Kaya ngayong March 25 natin, i-check kung nanalo ba tayo sa resibo. Then, halimbawa yung March to April, sa May 25 naman malalaman yung winning number. So, every 25th day of the 3rd month. So, ayan, proceed na po tayo. Ito po, yung 8 numbers na to, ito po yung tatawagin nating lucky numbers. Lucky numbers na kung saan pwede tayong gawing milyonaryo. So, ayan, paano nga ba? So, halimbawa po, itong 8 numbers na to, ay kapareha nung winning number sa special prize, which is yung pinakamataas na prize, mananalo ka po ng tumataginting na 10 million NT. So, magkano po ba yung 10 million NT sa Pilipinas? Umaabot po yan ng halos, humigit kumulang 17 million pesos. Pero, may tax pa po yun, yung 10 million NT na yun, no? Yung 10 million NT po na yun ay mababawasan ng 20% tax. So, halimbawa, 10 million times 20%, 2 million po ang mababawas. So, 8 million na lang ang maiuuwi nyo. So, 8 million, magkano ba yan sa Pinas? Meron pang humigit kumulang 13.5 million. So, ang laki pa rin nun, guys, no? Ang laki pa rin nun. So, ayan naman. So, halimbawa naman, itong walong digit na to ay kapareho nung nasa grand prize. Ikaw po ay nanalo ng 2 million NT. So, yung 2 million NT, mababawasan po ng 20% na tax. Ang matitira po dyan ay 1.6 million NT. Na humigit kumulang 2.7 million pesos. So, napakalaking pera po nun, guys. So, halimbawa naman po, itong walong number na to ay kapareha nung nasa regular prize. Yung regular prize po ay may tatlong set ng winning numbers. So, halimbawa, isang set dun ay kapareha nitong nasa resibo. Ikaw po ay merong 200,000 NT. So, yung 200,000 NT po na yan ay mababawasan ulit ng 20% na tax. Pero po dito sa regular price, meron pa pong ibang prices, no? So, meron pa po tayong tinatawag na second prize, which is kapag nakuha nyo yung pitong number sa dulo, pitong number, no? Hindi kasama itong nasa unahan, tapos sunod-sunod dun sa dulo, pito. Meron po kayong 40,000 NT. Tapos, kapag 6 numbers naman, meron kayong 10,000 NT.
Pag 5 numbers naman, meron kayong magkano ba? Pag 5 numbers naman, meron kayong 4,000 NT. Pag 4 numbers, meron kayong 1,000 NT. At ang huling price ay yung 3 numbers sa dulo, which is 200 NT. Tapos meron pa po yung sinatawag na additional 6 price, no? Yung dalawang set ng tatlong numbers na pwede nyong tingnan dito sa dulo. At yun ay 200 NT din. So, yun guys, marami palang nagtatanong sa akin, no, kung yung sa special price ba daw, or yung sa grand price, kung may nakuha silang kahit tatlo dun sa dulo, kung mananalo ba sila ng 200 NT. So, sorry po, hindi, wala po yung panalo, no, kahit makakuha ka pa ng 4, 5, 6, or 7, dun sa number sa special price, wala pong panalo yun. Dun lang po kayo titingin sa regular price, nang kung halimbawa nakakakuha kayo ng 3, 4, 5, dun lang po sa regular price. Pero pag dun po sa grand prize, special prize, kahit makakuha kayo ng kahit ilan doon, wala pong panalo yon. So, lagi, marami po kasing nagtatanong yan, maraming nalilito. Ayan, proceed na tayo. Ayan, makikita nyo rin dyan yung date at saka yung oras kung kailan nyo binili, yung halaga ng binili nyo. So, dito po sa baba, ayan, makikita po yung halimbawa, magpapadala kayo ng item sa Family Mart, doon yung ipapadeliver. Ito po yung parang pinaka, ano niya, code niya. So, pagkatapos po nun, dito po ay may makikita tayong dalawang QR code. So, para saan ba yung dalawang QR code na yan? So, para po dito sa mga nasa Taiwan, naisip niyo po ba kung para saan tong QR code na to? So, itong QR code po na to, ay pwede nating gamitin sa pagtitingin kung ito bang resibo na to ay nanalo. Kasi po, dito sa Taiwan, meron po silang app or yung application para lang sa pagtingin ng resibo. So, ito po yung app na yan, no? Ayan. So, ito po yung app. Ayan. Ang gagawin po natin ay itatapat lang natin yung QR code dito sa application kasi may camera siya. Ayan. So, halimbawa, ganyan lang siya. Napakadali lang, ganyan lang. Tatapat mo lang yung QR code dyan sa camera. Tapos, yan, mag-check siya. Yan, nag-check. So, ibig sabihin yan, ayan, meron ditong naka-note na hindi ka nanalo. Kulay gray, andito siya. Ito. Yan. So, mamaya papakita ko sa inyo kung anong lalabas pag nanalo ka. Ano nga bang pangalan ng app na to? So, itong app na to po ay naka-Chinese. So, ilalagay ko po siya sa description box sa baba. Ayan. I-check nyo po sa ilalim ng title ng video na to. Nasa description box po. I-check nyo kasi meron... Kasi itong app na to ay meron siya for iOS or yung iPhone users at meron siyang pang Android users. So, ilalagay ko po yung link sa description box sa baba. Kayo na lang pong bahalang mag-check para ma-i... download nyo po sa App Store or sa Google Play Store. So, ayan po, dahil itong app na to ang pang-check ko nung may QR code kasi automatic po ito eh. Naka-automatic, hindi ko na kailangan tumingin-tingin sa yung winning numbers. So, ang iche-check ko na lang sa winning numbers is yung nasa mahabang resibo. Ayan, ito pong nasa mahabang resibo. So, ayan, ang uunahin ko pong i-check ay yung my QR code na resibo. So, sabay-sabay po nating tuklasin kung ako po ay mananalo. Natin tong mga resibo na to, yung mahahaba. Kailangan natin tong tingnan sa cellphone kung ano yung lumabas na winning numbers. Ayan. Ito po yung winning numbers. Ayan, mag-check po tayo, no? So, ang sasabihin ko ay yung dulong number ng resibo para kung sakasakaling may makuha tayong 200, no? So,
477. Wala. 680. Wala. 680 ulit. Wala. 232. Wala. 024. 512. 035. 034. 531. 631 pa. Nakainis. 591. 808. 809. Nakainis naman. 814. 528. 000. 095. 604. 152. 641. Ay, kita mo. 631. 641. 903. 526. 942. 818. Sayang. 330. 744. 722. 744. 837. 043. 512. 678. Wala, kanina po yung 512 na yun. 075. 774. 333. 709. Kita mo. 709. 809 yung lumabas. Nakakainis naman. 923. 553. 553. 552 ang manalo. 553 ka pa. Sayang, isa na lang. Hindi pa ako nagpa. Hindi pa ako sumunod dun sa pila. Nauna pa ako. 818. 661. 069. 821. 536. 350. 944. Naku. Wala. Walang manalo. Dito sa mahahabang resibo, wala pong manalo. So, so, balik na tayo dun, guys, sa QR code kanina. So, yung sa QR code, pag nanalo ka, ganito ang lalabas. Yan. May kulay red siya sa taas. Yan. Tap na may exclamation. Sabi, eh, nanalo tong resibo na to. Then, nakasulat din kung magkano yung napanalunan mo. Ayan. Ito, 200 NT. So, nakalagay, liang pa yan. Yan. So, kapag naman po, hindi ka nanalo, ganito ang lalabas. Ayan, may ganyan siya sa gilid, kulay gray. Ayan, ibig sabihin, hindi ka nanalo. So, may mga resibo rin po, guys, no, na hindi siya binasa. Yung QR code na hindi binasa ng application natin kasi, ayan siya, gusot-gusot. Ayan, so, ingatan po natin ang ating mga resibo. Ayan, kasi hindi siya binabasa ng ating application. So, yung iba naman, eh, parang may mga guhit-guhit, no? Ayan, parang siyang may ganyan. May guhit yung, ano niya, yung pagkaka-QR code niya. So, ugaliin po nating ingatan ang ating mga resibo, guys, kasi napakalaki po niyang tulong kung sakasakaling tayo ay mananalo, no? So, ayan, guys, ano sa palagay niyo ang mas ma sayang tingnan, yung tinitingnan mo mismo yung number o gagamit ka ng QR code? Para sa akin kasi, guys, kapag gumagamit ako ng QR code, yun yung wala akong time, busy ako, QR code yung application yung ginagamit ko, tapos tinitingnan ko na yung mahabang resibo. Pero mas para po sa akin, mas masaya yung ikaw mismo yung titingin ng number. Kasi nakakatuwa kasi minsan maiinis ka, minsan nakaka-excite. Yung feeling na ano, para ka rin nag-iintay ng draw sa TV ng ano, loto natin. So nga pala, guys, sasabihin ko muna kung bakit nga pala merong lottery receipt draw dito sa Taiwan. So ginawa po yan ng Taiwan government para yung mga mamimili ay ugaliing humingi ng resibo dun sa pinagbilhan nila. Siyempre nga naman, ikaw alam mong mananalo ka sa resibo, ba't hindi ka hihingi, di ba? So, ginawa po nila yan para maiwasan yung tinatawag na tax evasion na ginagawa ng mga seller, no? Yung nandadaya sila sa pagbabayad ng buwis. Ayun nga pala, guys, hindi ko pala nasabi sa inyo kanina, yung sa app ng QR code ay kapag maling resibo yung itinapat nyo or yung halimbawa, ngayon ay tinitingnan ko ay January to February. Pag maling resibo ang tinapat nyo, halimbawa ito, 3 to 4, ayan, March to April na tong resibo na to, ganito po ang lalabas. Ayan, nakalagay po dyan, hindi pa to kasali sa draw. Ayan, not yet, ayan, nakalagay po. So, ayan pala, guys, sasabihin ko na kung magkano ang aking napananunan. Ang napananunan ko po, napananunan. So, ang napananunan ko po ay tumataging ting na. 400 NT! Ayan, 400 NT po ako. At saan po ba ito pwedeng ipapalit? Ayan nga pala, hindi natin napag-usapan yan kung saan ba ito pwedeng ipapalit. So, ngayon po,
Itong 210 na to ay pwede nyo nang ipapalit sa mga convenience store tulad ng 7-Eleven, Family Mart, ng cash. Dati po kasi hindi pwede. Pwede nyo i-grocery. Pero ngayon po ay pwede nyo nang ipapalit ng cash mismo. So, ayan. 100, 1,000 pwede yata sa mga convenience store. Pero yung 4,000 up, hindi na po, sa post office po kayo pupunta. Ito pala ang mga isusulat sa likod ng resibo pag nag-claim ka ng premyo mo. Ang pinakamalaking na panalunan ko na po dito ay 4,000 at may tax po siyang 20% na 800, kaya 3,200 na lang po ang aking nakuha. Ayan. Pero pasalamat na rin po kasi wala naman itong kahirap-hirap. Ito naman ay bumili ka, nagkaroon ka ng resibo, nanalo ka, di ba? Ayan, mag-aabang ka lang ng draw kung kailan lalabas yung winning numbers. So, ayan guys, that is it for today's vlog at sana ay nag-enjoy kayo. Sana nanalo rin kayo, no, sa mga kababayan ko dito sa Taiwan. So, ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to and see you all guys in my next videos. Bye-bye!